HBO Max. Ngayon, sakyan naman natin si Maximo. Lagyan natin ng renda. Puntahan namin yung aming tanim na mais doon. At magdala kami ng karusa, si Jane. At magsakay tayo ni Maximo. Tapos sinila natin lagi ng saddle kasi matagal na. Lugay na kayo. Si Ugis pala yung dalhin ni Brod. Inom ka si Maxi. Let's go. Mayroon na. Isasalay sa kasada. Matakot sa sabotong siklo. Okay, bas pulis, bas. Takot sa baka, oh. Bayo na po sa akin na to. Tayo mga kaprobinsya, oh. Yan.
First time natin pumunta dito na hindi naglakad. First time din natin nasakyan si Maximo na malayo yung pinuntahan natin. Kadalasahan doon lang tayo sa area, nagpaikot-ikot. Pero ngayon, malayo na yung nilakad natin. Puntahan natin doon kung may mga bunga ba yung mga mais natin. Magkuha tayo ngayon ng van. Anagon. Daming damo oh. Thank you, Max. Napagod si Max, oh. Pinawisan. Pakainin natin siya. Maraming damo dito. Ayos. Walang tali yan. Thank you. Natin nilagyan ng saddle, ito lang yung nilagyan natin sa katawan niya. Kasi pag walang hanig, yan po, basa dahil sa pawis. Magkuha kami ng pa ngayon, mais para ihaw or sinunad. Sinunad po tawag sa saya. Yan po, binigyan natin siya ng premium. Pinakain lang natin yung mais dahil napagod siya. At swerte naman tayo sa pagkabili ni Max kasi hindi siya matapang. Nagpasakay lang siya sa atin. Kahit tayong nagsakay, may kaba. Kinabahan tayo. Yan po, dahon lang yung kinain niya. Pero talian natin siya. Baka tumakbo at hindi na natin mahuli. Dito sa tabi natin siya ilagay. Habang magkuha kami na ang mais. May nakita ako dito na maraming damo. Yung paborito niyang damo. Napakaraming damo oh. Fire Max. Banata. Yan. Inunahan naman tayo ng daga. Tingnan niyo po. Palagi na lang. Basta may mais kami dito, palagi makauna sa amin yung daga. Si pareo. Kuha na ng mais. Eh, lingod ya, pre? Lingod rin ya? Atun ba ba ito lahir na guay? Ato ba? Mas huli yung itanim doon compared dito, kaya dito medyo matigas na po. Wala po na, naglagay kami dito ng pataba, ngayon lang kami nakabalik. Yung mga mais natin, pagkain natin to sa ating mga alaga manok. Pag maharvest natin to, soul naman yung pagkain sa ating mga alaga. Pero ngayon po medyo maraming namatay habang nagtanim kami dito. Pag napapansin nyo po dyan oh, yung iba walang mais na tumubo. Kasi po pagkatapos na itanim yung mais, bumuhos yung malakas na ulan. Inakalang namin na wala nang mabuhay, pero may natira pa. Kaya kahit pa paano, kahit ganito lang yung mais natin, napakasaya pa rin natin. Makabawi pa tayo dito sa ating pataba na binili. Dati po napakaganda yung resulta sa ating mais. Wala tayong makikitang bakante katulad dito. Yan po. Pero ngayon oh, hanggang dyan. Kasi dito po, pag tuwing may ulan, dito nag-stack yung tubig. Kaya yung mga butil na tinanim namin, inanod. Kaya ito yung nangyari. At dyan oh, medyo marami ding balwang. Yan oh. Pero, nung una dito po, wala tayong makita na ganito. Lahat ng tabla, may mais. Hindi nakatulog ngayon.
Magkabawi rin tayo, bro. Murang magkabawi rin tayo sa buno, ane. Mambun, oh. Mati na. Nah, ulan na mga kaprobinsya. Kumpay? Oh, may kumpay dere? Nagtawanan lang kami ni Brod sa aming mais. Hindi pwede umiyak. Ngayon po ang last naming pagtatanim dito ng mais mga kaprobinsya kasi yung lupa inupahan lang namin at ibalik na namin sa may-ari. Pagkatapos naming mag-harvest dito, sa kanila na po to. Sila na po yung mag-cultivate. Yung mga new dito, nanumbalik na yung sigla. Hindi na katulad dati. Yung kinuha namin na mais panglaga lang or sinunad. So itawag anak sa Tagalog. Basta sa amin, sa Bisaya, sinunad. Si Maximo, oh. Ginanahan kumain sa mga damo. Siguro yung makasunod, bro. Oh, bisag talaga sa kayo. Di na gano'y lakans eh. Naragini ka pa kaong manok ne? Ah, kita na, ne, Jod? Dati po, nagpalipad pa tayo ng drone dito. Guwapo kayo ito, bro, sa? Pero inanak dyan na. Ato, gikaog kuan? Daga? Sa mga tabi-tabi? Kunin na natin si Max. Busog na si Max, oh. Eh, yes. Uwi na tayo. Ayaw pariglahe, guys. Kay eskwila na balik taekwondo. Mahirap dalhin yung kabayo pag hindi sakyan. Pero pag sakyan, walang problema. Ayusin muna natin yung mga problema na tayo dito. Ah.
Nandito na po tayo mga kapamilya. Success tayo. Yes. Yan, si Maxi. Masakyan na natin ng malayo. Medyo hindi na tayo kabahan pag sumakay tayo sa kanya. Dati po nahirapan ako. Hindi ko alam kung paano palikuin yung kabayo. Pero ngayon, medyo natuto na tayo ng konti. Pero kanina, hindi muna tayo gumamit ng sadol. Kasi po mabigat, tapos pag ikabit pa natin, medyo matagal na. Sinakyan na natin sa diretso. Ayun po, nagsimula na kami sa aming project dito. Yung kulungan ng ating baboy. Gagawa kami ng kulungan ng baboy na walang amoy. Yan po ang sabi nila. Ulay amoy jo, basta di ramugin hawa. Ang maganda dito mga kaprobinsya, malapit tayo sa may sapa, marami tayong bato na makuha. Yan, subukan natin na gumawa ang kulungan ng baboy na walang amoy. Pero hindi rice hull po yung gamit natin. Ang gamitin natin yung buhangin. Yung gagawin natin ngayon, yan lang po ang naisip ko na design. Kasi dito po wala tayong rice hull. Disclaimer lang po. Yung ginawa natin, parang trial and error. Hindi tayo sigurado kung effective ba. Kasi dito sa amin, marami tayong buhangin na magamit. Kaya, subukan natin. Yung makita nating kulungan ng baboy, na tinatawag nilang walang amoy, ang ginamit nila yung rice hull. Abangan nyo lang po kung ano ang itsura sa ating gagawing kubo dito or kulungan ng baboy na walang amoy. Dito po kami gumawa ng kubo mga kaprobinsya. Para sa baboy kasi malamig. Malapit tayo sa ibyok. Yan. Kaya dito natin ilagay yung kulungan ng baboy. Doon ko sana ilagay yung kulungan nila. Pero mainit siguro dyan. Kaya naisipan namin na dito namin ilagay. At malapit lang sa ating kubo dyan. Ayos lang. Pag matapos na to, maglagay naman tayo dito ng solar. Lagyan naman ng siminto para matibay yung bato na i-file natin. Ito.
pasok na siya. Po. Ibang klase to kasi tinanggal lahat yung balat. Yung isa namin kasama dito. Ang may kagagawan. Si Lulong RR. Matagal po tayo na hindi nakakain ng mais. Na sinunad. Pero mas maganda tong binalatan lahat para makikita natin yung medyo matigas na. Yan na. Ha ha ha!
Luto na. Eh bro. Ah, ipon kayo. Ya aso-aso gyud. Tapi kene kay an ba tungnaw. Dong. Ngaku ndo dong lo. Ups. Ini enggak sih dosen dong bahasa gagal tas ndak ya. Mas Fani. Ular nama no. Ajak. Nukito Jiwan na bungnaw is mo adoy oh ilang galon ulan yung bungnaw kay hangin ba igo dyo oh kulo-kulo na bungnaw na talibo. Yung babo natin na galing sa Area 1, no? Si Agumot, ulag ga, ulag ga, bro, sa? Ulag na. Ipagkaon na, Dombok? Ha? Maghanap lang tayo ng barako bukas. Pag magsabay pa anak yung tatlong bigal, tatlong inahin. Patlo, ya? May isa doon sa Area 1. Kahit tagsampu lang, baboy. Kulinta, kalus mail, cinta. Dari amin cinta. Dari amin cinta. Pero, balik mapagano tayo ikaw man. Ay, bro, sana. Ay, sana. Pag may swerte mga kaprovinsya, yung apat nating inahing baboy, kahit tag-sampu lang, bawat inahin. Kagandahan sa? Yan oh. Yung kanina naubos na. Masarap yung maes sa malamig na panahon. Masarap sa kay talaga sarta makakaon.